Sir Las Cañas, sabi niyo po, sundan ko lang po kanina, sir. Apo. Yung sinabi niyo po kasi na sa isang sa sampu, milagro na kung may isang lumaban sa operations. Opo. Are you talking about all kinds of crimes, violent crimes, addict na pusher o pusher lang? Usually, Your Honor, drug-related halos. Drug-related. Hindi ba ho totoo na kapag kayong pusher ay user din, mas malaki ang tsansa na lalaban? Kasi kung bangag din siya, wala rin siya sa sarili at kala niya, kaya niyang i-overpower yung mga nag-aaresto sa kanya. Based po sa experience ko, halos naman po walang lumalaban sa amin. Okay, sa experience niyo po. Around the world po, sa police, nakikita niyo rin naman sa Amerika at sa police, may lumalaban din at may bumabaril din, di ba ho, pag sa droga. Yung sa news po. Opo. Opo. O, so bakit niyo sasabihin sa Pilipinas, halos wala? So ang Amerikano lang at saka Europeano ang kayang lumaban? Hindi, sa hindi police? Po, Your Honor, sa experience na po namin, hindi po sa buong bansa. Kaya, na, kaya ko po ito tinatong, sir, kasi tinanong po kayo ng dalawang senador kanina, Senator Tiveros and Senator Pangilinan at maulang galang sa kanila, no? Eh, tinanong kayo kung effective ito sa Davao, sumagot kayo. Kung effective ito sa buong Pilipinas, sumagot kayo. Eh, hindi ka naman expert sa peace and order sa buong Pilipinas or sa around the world, di ba? Opo, opo. Yun. Pero kanina, nung tinatanong kayo sa ibang mga bagay, ang sagot nyo, hindi ko alam yun, sir. Or, sir, opinion ko lang. Bakit pagkalaban kay Presidente Duterte o laban sa kanyang anti-drug war, may sagot na kayo kaagad na hindi effective? Personal ko pong experience, Your Honor. Hindi. May experience ka ba sa operations around the country? Ah, hindi. Wala po. No, so, hindi. How many operations has the PNP done in the last 6 months? Hindi ko po alam, Your Honor. How many operations during the whole Aquino administration? Hindi ko po alam, Your Honor. The whole Aquino administration plus 6 months ng Arroyo administration, 93,197 operations. In 6 months alone of the Duterte administration, 43,593. Kalahati na po sa 6 months lang. Okay. So kung sasabihin po natin, sabi niyo po kanina, halos lahat ng operation, kailangan may patay. Ganun po ang tema niyo kanina. Hindi po. Yung experience ko lang po sa Davao. Okay. Yung sa amin lang po. Okay. So magugulat ka ba sa 43,593, 1 out of 20 lang ang may patay. 5%. So yung pinapalabas sa media na lahat ng operation may patay, patayan dito, kaliwa, hindi totoo yun. Because of 43,593 operations, only 255, no? Ito lang pong last. That was the longest 2 minutes. Yes, sorry. Senator Pacquiao, you're not recognized. Mr. Chairman, ako rin. Sorry, Senator, just sa human rights, no? Sa human rights, Mr. Chairman, nabanggit nyo kasi yung Human Rights Watch at saka yung study nila, no? Would you confirm that the group, no? You know the Human Rights Watch publication? Yeah, please answer, sir. Yes, Mr. Chair. Okay, and would you confirm that they did not interview the PNP? I think that question should better be addressed to the human rights. Eh, ginagamit nyo eh. Pag nagsasalita ang mga taga-human rights at lahat ng advocates, anyway, nasa anyway, lahat Senator ng dyan. Kaitano, yeah. We're running out of okay. time. No? I'll just state these 2 points, Mr. Chair, and not ask it anymore. No? Number one, the Human Rights Watch did not interview any of the PNP. Number two, just a manifestation, Mr. Chair. They only looked into 24 out of 7,000 cases. And number three, they have an advocacy. Ang advocacy nila, pag personal possession ng droga, dapat i-decriminalize. No. So anyway, Mr. Chair, let me just put that on the record because it has been mentioned here again and again. It's not against the human rights, but please take note of that so that we know that they are not also an unbiased source. Meron din silang advocacy na illegalize ang possession of drugs for personal use. Mr. Chair, thank you for your patience, Mr. Chair. Mr. Chairman. And then Senator Pacquiao.
Salamat po, Mr. Chair, dahil isa baka, po ako sa mga nabanggit. Baka bodily, alisin tayo ng security ng Senate dito. Ah, hindi po. Promise po, mabilis lang, Mr. Sige. Chairman. Hindi pa rin ako, hindi rin ako expert pa, pero masugid po ako nag-aaral sa mga mas effective at mas de-effective na law enforcement strategies kontra sa drugs, kontra sa krimen. At sa United States na nabanggit kanina, may mga pag-aaral po sila sa mga states na law enforcement plus public health, mas malawak na approach sa problema ng drugs at crime. Mas dihamak na bumababa ang incidence ng illegal drugs use, ang incidence ng drug-related crimes even, at ito bilang PNP widow, alam ko importante ito sa PNP, sa mga ganong states, mababa ang incidence of violence against police on the streets as compared to other states na mas law enforcement lamang ang approach at hindi pinapalawak ang approach to include public health and others. And lastly, Mr. Chairman, actually, ang mas nagiging phenomenon sa US ngayon ay yung fenomeno ng police brutality, na yun ang isang ayaw kong ma-institutionalize sa ating PNP bilang isang institusyon na well worth saving. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Risa. Thank you, Mr. Chairman. Last na. Mr. Las Cañas, unfair to the PNP that giving conclusion to this drugs operation that you are saying failure yung drug operation. May data ka ba niyan? Gusto kong malaman kung may data ka na bakit sinabi mo failure yung operation ng dito sa drug campaign ng administration. Your Honor, hindi ko po sinabi na failure yung... Sinabi mo kanina nung tinanong ka ni... Sinabi ko po, yung failure yung system yung pagpatay. Yung hindi dapat yung pagpatay. Kasi unfair to the PNP na talagang massive yung drug operation nila. Eh, ayaw naman natin ng drugs dito sa bansa natin. Bakit ayaw natin suportahan, no? At dito sa testimony mo, sinabi mo nung yung bago matapos yung oras ko, sinabi mo kay nung unang testimony mo rito, tinanong si Matabato, ano bang totoo sa sinasabi ni Matabato? Sabi mo yung pangalan lang niya ang totoo. Opo. Na sinasabi niya. Ngayon, anong totoo ba sa sinasabi mo? Yung una o yung pangalawa? Ngayon po, Your Honor. Ngayon, paano namin mapatunayan yan? May mga record po itong mga nangyayari na sinasabi ni Edgar Matabato po, Your Honor. Oh, wala na rin oras, no? Dumaan ka ng pagiging investigador. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Sa pagiging investigador, magpalit tayo ng posisyon ngayon. Ako, ikaw ako. Ano sa tingin mo? Kung ikaw investigador, practically I'm not a lawyer but I have common sense na maintindihan ko kaagad yung pagiging investigador. Ano sa tingin mo? Anong ang conclusion mo? Anong conclusion mo sa magiging testimony ko? Dalawa yung testimony ko. You are an investigator. Magpalit tayo ng position ngayon. Ako ngayon ang... Ikaw ako, ako ikaw. Ako baga ako ngayon, Senator. Oh, halimbawa, ikaw ang ano? Anong masasabi mo? Dalawa ang testimony ko. As a investigator. As Senator ako ngayon. Senator ko muna. Ako muna ang ano... Your Honor, ang tanong ko lang po is as ikaw ngayon ang investigador, ako ngayon ang senador. Siya si Las Cañas, dalawang testimonya. Ang so, sinasabi niya, magpalit kayo ng posisyon. Siya si SPO Tripacquiao. Ikaw si Senator Las Cañas, dalawa testimonya niya, parehong naka-under oath. Ano raw ang conclusion mo? Anong tingin mo sa kanya? Is normal po na mag-doubt ako. That's it. Very good. Last na lang, manifestation na lang Mr. Chairman, kasi i-stop ko na yung pagtanong. Remember, Mr. Las Cañas,
spiritual renewal. Remember, Matthew 12, verse 36 and 37. But everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word that they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. I just want to let you, to remind you about that. Thank you. Okay, Mr. Chairman, before I move to adjourn, just for the record, kasi hindi napapag-usapan sa media to, lalo na ng mga Human Rights Watch, ang arestado sa 43,000 operations na sinasabi ni Senator Cayetano kanina, nagaling ito sa statistics ng PROS, ha? 53,025 arestado in jail and in courts right now. Out of these 43,000 operations of the PNP, hindi patay. Ang patay na sinasabi, 2,555 in self-defense, at yung iba ay sinasabing EJ case daw na mga vigilante or na mga ninja cop o na mga rug cops. 7,000 daw yung sinasabi nila figure. Sinama pati mga murder eh, at hindi naman drug-related. Yun ang problema. Pero 53,000 arrested, kung totoo yung binibintang sa PNP na lahat ng yung utos eh patayin, eh, 53,000 dapat ang patay, hindi 7,000 na katulad na binibintang. Just for the record, Mr. Chairman, and I move to adjourn the committee hearing.